ginagawa mo? Magandang gabi po sa ating lahat at welcome pong muli sa aking YouTube channel. Today's episode ay ibabahagi po namin ang mga pagsubok na nangyayari sa amin lalong-lalo sa alaga naming inahin. Ito ay ibabahagi namin ang mga posibleng mangyari kapag may alaga tayong palahiang baboy na kahit anong mga paghahanda o pangangasiwa ay posibleng mangyari sa atin, may tinatawag po tayong ups and downs, kailangan na handa ang ating loob na hindi sa lahat ng pagkakataon ay maganda ang resulta lalong-lalo na sa panganganak. Panoorin lang po ang video at kung mahina ang sikmura ay paumanhin po at huwag nang ipagpatuloy dahil may dukutan na mangyayari. Maraming salamat po. Ang aming inahin ay nagsimulang maglabor sa later part ng ika-117 days, sa gabi na po yun, akala namin ay manganak na siya pagkamadaling araw, kagaya ng last anak niya na sa later part din siya nanganak at may 15 piglets, pati na ang una at pangalawang perity ay nasa 116 days at 117 days, kaya naging kampante kami na baka ganito rin ngayon. Sa umaga ng ika-118 days ay nagpa siya na sana kami nabigyan na ng oxytocin o pethoxyl, since walang available sa area namin na luteolize. Ang luteolize ay isang gamot para mapuwersa ang inahin na manganak, pero hindi natuloy ang oxytocin dahil unti-unti nang sumisirit ang gatas sa halos lahat na mga tits, kaya hinintay na lamang namin based na rin sa previous anak niya. Mga 6 o'clock ng gabi ay hindi pa rin nanganak since may mga gatas na lahat, kaya dito na kami nagbigay ng oxytocin. Para po sa kaalaman ng lahat, ang oxytocin o pethoxyl ay binibigay lamang kung may nakalabas ng diik kahit isa para mag-contract ang uterus at magbukas ang cervical canal o cervix para makalabas at hindi malayo ang interval. Ang luteolize naman ay para mapuwersa mag-labor ang inahin. Halimbawa kung nasa range period na manganak at gusto nating paanakin, agad binibigyan ng luteolize para mag-labor na, iyan po ang kaibahan ng dalawang gamot. Nagturok po kami ng 2.5 ml intramuscular. Again po, ang mama pig namin ay nagbigay ng mga biik sa mga nakaraang anakan ng 13, 12 at 15 piglets respectively. May mga previous videos rin ako na wala siyang problema sa labor at panganganak. Nanganak din po siya na walang nag-assist at buhay lahat sa ikalawang anakan. Sa ngayon parang nagbago na siya. Baka tumalab na ang gamot, mga after 10 minutes mula ng pagturok ay sumirit na rin ang gatas. Tumutulo na ang gatas sa sahig o nag-milk letdown na siya. May lumabas ng tubig na may kasamang dugo at dumi ng mga biik, ito na po ang magandang senyales na umpisa na siyang manganak. Thirty minutes ang lumipas ay lumabas na nga ang unang biik at sobrang na-relieved kami. Ang dami niyang gatas at good sign po ito, dahil po ito sa oxytocin. Ilang minuto ay sinundan pa ng pangalawa at happy uli kami.
hanggang sinundan pa at naging lima na sila. Pagkalabas ng panglima ay naging matagal na hindi sinundan, lagpas 30 minutes na ay wala pang sumunod, kaya nagpas siya uli kami na magturok uli ng oxytocin, this time ay 2 ml. After more than 1 hour ng pagkalabas ng panglima o 30 minutes sa pag-inject ng oxytocin ay nagpa siya na kaming dukuti na, baka may nakabarang diit. Sa unang dukot ay walang nakapa, baka masyadong malayo o malalim ang mga biit. Sinubukan uli hanggang 4 na beses na dukutan pero wala talaga. Isip namin na baka konti lang ang mga anak niya. Ito po siguro ang problema niya, hindi niya mailabas ang mga biik na dati kahit hindi bumaba sa 12 ang naging anakan ay okay lang sa kanya. Panghuling dukot na po ito baka sakali, pero wala na talaga, nag-decide kami na hayaan na lang at baka wala na talaga, hintayin na lang ang paglabas ng placenta. Hinayaan na lang namin dahil baka wala na talaga at ilang sandali ay iniwanan na namin siya dahil natutulog naman at nagpapasuso, pagka lumabas na ang placenta ay tsaka na kami magbigay ng antibacterial at vitamins. Hindi ko na po nakunan ang mga sumunod na nangyari dahil nagpahinga na rin kami, kinabukasan, ay lumabas na ang placenta at may 4 na biik na kasama pero wala ng buhay, na-suffocate na sila sa loob dahil hindi na ilabas agad, wala naman ding mummified na mga biik, nahirapan na siguro siyang ilabas at baka nakatago sila o sa pinakaloob pa dahil may kahabaan ang katawan ng mama pig, good thing ay lumabas lahat para hindi ma-complicate ang inahin. Ito po ang naging pagsubok namin. Dati naman kasi halos wala pang 2 oras tapos na mga anak ito. Parang nanibago na kami kay Mama Pig. Wala namang binago sa pag-aalaga sa kanya pero kailangan tanggapin dahil ito ang binigay. Ito na po ang bagong challenge sa amin na kailangang alamin kung bakit siya nagkakaganito at gawin ang mga nararapat. Dati naman walang problema sa panganganak dahil hindi bumaba sa 12 piglets ang inaanak at ngayon 9 lang at nahirapan ang ipalabas. Titignan namin kung ano pa ang magagawa sa kanya bago mag-decide na palitan o kulim. Maraming salamat sa panunood at happy farming po sa ating lahat.